Ipinarada ni Hector ang kanyang sasakyan sa ilalim ng punong akasya. He went out of his car and headed to the backseat. Binuksan niya ang pinto ng backseat at kinuha mula roon ang pinabaylang mga bulaklak sa kanyang sekretaryang si Tessie. Tinuntun niya ang sementadong pathway ng sementeryo patungo sa mausoleo ng mga magulang. Magkatabing nakalibing ang mga labi ng mga magulang sa sementeryong yon. Ilang hakbang pa bago siya makarating sa mausoleo nang mapatigil sa paglalakad si Hector. On his father's grave are flowers and candle that still light. Luminga siya sa paligid, trying to look for someone na galing sa puntod ng kanyang ama. On his left side, kung saan naroon ang daan patungo sa isa pang exit, ay may babaeng akmang palabas. Dali-daling binitawan ni Hector ang bit-bit na mga bulaklak. He tried to come after the woman, nakasisiguro siyang iyon ang nanggaling sa puntod ng kanyang ama. "Miss, miss, sandali lang," sigaw niya habang tumatakbo palapit. Ngunit bigo siyang marinig nito, agad na itong nakasakay sa tinatawag na taxi. The woman was slim, may hanggang balikat na buhok, nakasuot ito ng spaghetti strap na bestida na kulay white. He never got the chance to look at her face. Nahinto si Hector sa gitna ng pathway. He was curious kung sino ang babaeng iyon. Hindi maaaring isa ito sa mga empleyado dahil office hours pa ng mga sandaling iyon. Could it be, napaigting ang kanyang mga panga, ganoon ba ka-devoted ang babae ng kanyang ama para maisip pa na dalawin ito ngayon? Napaisip sarkastiko niyang pahayag. Alas 9 ng gabi nang makarating siya sa bahay ng matalik na kaibigang si Eric sa Pansul, pag-aari ng pamilya ng kaibigan niya ang private beach resort na iyon sa naturang lugar. Inaanak ito ng kanyang ama at isa itong pulis, na hindi niya maintindihan kung bakit pa nito kailangan magtrabaho bilang pulis, isa ang pamilya din ito sa mga may sinasabi sa lipunan. Their family owns a real estate company at ang beach resort nga na ito. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa bahay ng kaibigan matapos may parada ang kanyang sasakyan. "Hey, buddy, akala ko ay hindi ka na darating," nangingiting bati sa kanya ni Eric bago tinapek ang kanyang balikat. "Pwede ba namang hindi ko daluhan ang kaarawan mo, eh di sinugod mo ako sa TMC," natatawa niyang sabi dito. Tumawa si Eric tara na sa loob, nagpatiuna ito sa pagpasok. Sa may sala ay nakita niya ang dalawang kasamahan ni Eric sa serbisyo na magalang siyang tinanguan. Gumanti din siya ng pagbati sa mga ito. Kanina ay dumating si Papa, wika nito habang papasok sila sa dining. "How is he, anyway?" may bahid ng pag-aalala niyang tanong. "Tito Edward, Eric's father, had a severe heart attack months ago. Na-stroke ito at kinailangang mag-undergo ng therapy para bumalik sa dati ang kalagayan. He is doing well, thanks to his private nurse," saad nito habang nangingiti. Napaangat ng kilay si Hector. "And what was that supposed to mean?" Ngunit hindi siya sinagot ni Eric at tuluyan nang dumulog sa mesa, kung saan naroon ang mga putahing pinaluto nito. "It was just a simple birthday celebration of Eric, ilang kasamahan sa trabaho at kaibigan lang ang andoon." Pagkatapos ng salo-salo ay isa-isa nang nagpaalam ang mga panauhin, nagpaiwan si Hector at lumabas sila ni Eric sa may pasyo ng bahay na may dalang kopete ng alak. Ilang hakbang pa ay isang katamtamang laki na swimming pool, at ilang kilometro pa ay ang dagat na. Namana ito ng ina ni Eric, who died when he was still a kid, sa mga magulang nito. Nasa may pasyo na sila nang mapunan ni Hector si Tito Edward na nakatayo paarap sa swimming pool, may hawak itong tungkod. Nilapitan niya ito. "Good evening, Tito Edward." Marahan itong lumingon sa kanya. "Hector, ikaw nga ba?" he asked cheerfully. "Buti at nakarating ka, iho. Baka ho tutukan ako ng baril ng kaibigan kong pulis pag hindi ako pumunta." "You bet," natatawang pagsakay sa biro ni Eric. "How are you, iho?" pag-iiba ng matanda. "Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo, Tito," wika niya na nais ilihis ang usapan sa kanya. Alam niya ang tinutukoy ng ama ng kaibigan. He was referring about the scandal that happened to his family 4 months ago. "If he is over it," ayaw niyang sagutin. "Don't worry about me. I am getting better, thanks to Chantel," masigla nitong sabi. Lumampas ang titig nito sa kanila ni Eric at tumingin sa may pesyo. "Here she is." Sinundan ni Hector ang tiningnan ni Edward. From the house, came out a lady. She was dressed in blue denims that emphasized her slim body. Nakatali ang buhok nito sa likod. She is wearing no makeup except for a light red lipstick. Hindi ito kaputian ngunit hindi rin naman ito matatawag na maitim, must be 5 feet 4 inches. Ngunit dahil slim ito ay mas matangkad tingnan ng babae.
Let me introduce you sa tumulong sa akin na makarecover, Hector. Come here, Chantel. Lumapit ang tinukoy na Chantel, she looked at him, she has expressive eyes na sinamahan ng mahahabang pilik mata. Hector, ito si Chantel, private nurse, Chantel, si Hector, kaibigan ni Eric. Hi, ngumiti ng Pino si Chantel. And Hector can't help but be mesmerized by the beauty in front of him. Inabot niya ang kamay dito na tinanggap naman ng dalaga. And he, himself, was shocked by the electricity that he felt as their hands touched. He held her hands longer than necessary. Disimiladong hinaila ni Chantel ang kamay mula sa kanya at bumaling na kay Edward. It's time for your med, sir, wika nito sa matanda. I got to go, iho. Maganda itong nurse ko ngunit istrikto, biro nito at tumawa. He saw Chantel chuckled at inalalayan na nito si Edward na pumasok sa loob. Nakasunod pa rin ang titig niya sa mga ito hanggang makapasok sa kabahayan. Parang hindi siya nadala sa alindugmu, pare, natatawang puna ni Eric. Come on, man, huwag ako ang pag-usapan natin, pag-iiba niya, how was your work? Nagkibit balikat ito, well, may bagong assignment. Until now, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay nagpupulis ka pa din, why don't you just focus on your business, lalo na at hindi yun masyadong nas ikaso ni Tito Edward. I have my reasons, Hector, seryoso nitong pahayag, besides, Papa is getting better, desisyon niya pa din ang nasusunod sa kumpanya, baka nga one of these days, mag-report na yon sa opisina, he laughed. Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy si Eric, good thing na nandyan si Chantel sa tuwing nasa assignment ako, nabalik sa nurse ng ama nito ang usapan nila. Where is she from? Hindi niya mapigil ang itanong sa kaibigan. Inirekomenda ni Nana Pia, tukoy nito sa katulong ng mga ito sa bahay sa Manila. Fresh graduate siya noong maging private nurse ni Papa, taga Cavite, and I admit malaki ang naitulong ni Chantel sa Papa. Marahas ang ginawang paglingon ni Hector sa kaibigan pagkarinig sa pangalang binanggit nito. Hindi niya kailangang mag-overreact. Ang daming babae ang may ganoong pangalan. Tito Edward's private nurse might have the same name as the woman he started to hate months ago. Chantel, the private nurse, was the mere a while ago nang makaharap niya. At alam niyang hindi yun arte lang o kaya aral. It was natural, not the kind of woman he figured out as his father's mistress. But looks can be deceiving, right? Kaya isinatinig niya pa din ang tanong sa isipan, what is her full name? Chantel Ilustre. Tinitigan siya ni Eric na nanguusisa ang mga mata. Bakit biglaan ang interes mo, Hector? Ngunit hindi na nagawang sumagot ni Hector. Naikuyom niya ang kamay sa hawak na kopeta ng alak. He was not sure kung napansin ni Eric kung paano niya naikuyom ang kamao at nagngangalit ang mga ngipin. Dahil sa madaling araw na ay halos wala ng sasakyan at maluwag na ang trapiko sa kalsada. Mabilis ang pagmamaneho ginagawa ni Hector sa kahabaan ng Star Tollway. Wala na siyang pakialam kung halos umangat na ang mga gulong ng sasakyan niya. Pinipigilan siyang umuwi ni Eric kanina and asked him to spend the rest of night at the resort. Pero hindi niya magawa, how could he kung alam niyang andoon ang babaeng siyang naging sanhi ng paghina ng ina at tuluyang pagkawalan nito. Napatiimbagang siya at mahigpit na napahawak sa manibela, damn that woman for ruining their family. Unconsciously, ay mas napahigpit pa ang hawak niya sa manibela. Hindi niya namamalayan na pabilis na ang pagmamaneho niya. Pagdating sa isang interseksyon ay ang biglang pagsulpot ng isang malaking truck. Sinubukan pang Eminor ni Hector ang Chevrolet but it was too late. Malakas na napabusina ang driver ng truck nang mapansin na tutumbukan siya nito. Ngunit hindi na nagawang iiwas pa ni Hector ang sasakyan. Sa huli ay tunog ng paggitgitan ng dalawang sasakyan ang maririnig sa kalaliman ng gabi. Matuling lumipas ang isang linggo, it was Sunday at kagagaling lang ni Chantel sa kanila sa Cavite, dinalaw niya ang kanyang Tia Rosario kahapon, at ngayon nga ay nakabalik na siya sa bahay ng mga Montelibano. I am forever grateful to you, hiha, it was a good thing na ikaw ang naging private nurse ko. Ani ni Edward habang nasa Maylanay sila ng bahay ng mga ito sa Manila. Dalawang palapag na bahay iyon na may limang silid sa taas, plus the family room, sa baba ay ang library at dalawang servants' quarter, malawak na living room at kusina. Ang Sir Eric niya ay napipirmi lang sa bahay na iyon,
Kung masyado nang ginag-abi ito mula sa mga assignments nito, but most of the time ay sa bahay nito sa Rizal ito umuuwi. Sometimes she wondered kung bakit pa ba kailangang bumukod ni Sir Eric ng tirahan, "This house is too big for the both of them." Napangiti siya sa binanggit ni Edward, "Wala ho iyon, sir, besides gumaling kayo dahil ginusto rin ng katawan ninyo, nag-assist lang ho ako sa inyo. I do not know, pero kung hindi sa encouragement mo sa bawat therapy ko ay malamang na hindi napabilis ang pag-recover ko." Natigil ito saglit sa pagsasalita nang dumating ang katulong para dalhan sila ng merienda. Chantel uttered her thanks nang iabot ng katulong ang tray ng pagkain, inilagay niya ito sa mesang naroon. Nagpatuloy si Edward sa pagsasalita. "Paano ba iyan, hiha? I won't be needing you anymore. I am healthy as a ball again." Malakas itong napatawa. "I am glad na makita na nakarecover na ho kayo, sir." Iwinasiwas nito ang isang kamay. "Stop calling me sir. Call me Tito." Uminom ito sa baso ng juice bago nagpatuloy sa pagsasalita. "Anyway, someone I know needs a private nurse. Are you willing to take him?" "May sakit ho ba, sir, I mean Tito? Nahihiya niyang tawag dito ng Tito?" "He met an accident 2 days ago, so he needs a nurse to assist him," tugon nito sa kanya. "You need to sign this, Miss Ilustra," aninang kaharap sabay abot sa kanya ng folder. Binuklat ito ni Chantel at pinasadahan ng basa. According to the agreement ay stay-in siya sa bahay ng bagong pasyente, she needs to be with the patient 24/7, at kung hanggang kailan niya ito aalagaan ay nakadepende sa bagong amo. Hindi maiwasang manlaki ng mga mata ni Chantel, nang madeana ng basa ang halaga ng sahod na nakasaad sa kontrata, 30,000 a month, na mamangha niyang pahayag. "Yes, Miss Ilustre, plus allowance every week from our boss," saad ng sekretarya nito. Nasa isang restaurant sila sa Fairview. Pagkatapos mabanggit ni Edward sa kanya ang bagong trabaho, ay agad nitong kinontak ang kakilala nang sumang-ayon siya. At ngayon nga ay nakipagkita sa kanya ang sekretarya nito para i-detalye ang trabahong papasukan. When she nursed Edward, she never signed any agreement or contract, pero itong bagong papasukan ay kailangan pa ng pirmahan. Anyway, she doesn't mind, for sure. Sa laki ng inaalok nitong sahod ay malaking tulong na sa kanilang magtiya. "Don't I get a day off, miss?" nag-aalangan niyang tanong dito. "You have 2 times a month, Miss Ilustre," nakangiti nitong sabi. "Maybe that enough to see ang kanyang tia Rosario," naisip niya. Wala nang ibang tanong ay pinirmahan na ni Chantel ang papel na hawak bago iyon iniabot sa kaharap. "Thank you and take this," anito at iniabot sa kanya ang papel mula sa bag na dala nito. "Para saan ito?" namamangha niyang tanong nang matitigan ang tsekeng hawak kung saan nakalagay ang 15,000 pesos. "Paunang bayad ni sir," tugon nito habang inilalagay ang mga pinirmahan niya sa dala nitong briefcase. "He will be expecting you the day after tomorrow," wika nito at binigay sa kanya ang address ng amo bago tuluyang nagpaalam. Matapos makapagbayad ay bumaba na siya ng sinasakyang taxi, manghang napatingala si Chantel sa malaking bahay na nasa harapan. Ito ba ang bahay ng bago niyang amo? The house of the Mantilabanos is so big na halos hindi na magkita-kita ang mga tao sa luwag nito, but this house is much bigger. The house has a beautiful modern interior in an American style, sa labas pa lang ay bakas na ang karangyan nito. Malawak ang bakuran nito, sa garahe sa harap ay may nakaparadang isang Chevrolet at isang Raptor. Bago pa man niya mapindot ang doorbell, ay napansin na siya ng isang babaeng sumulpot mula sa may tagilirang bahagi ng bahay, must be in her late 40s, may hila-hila itong hose. Pagkakita sa kanya ay dagli nitong binitawan ang hawak na hose at pinatay ang gripo bago lumapit sa gate. "Ikaw na ba si Chantel?" tanong nito. Napatitig siya dito, "So, they are expecting her to come?" "Opo," sagot niya nang nakangiti, nagpakita siya dito ng identification card. Binuksan nito ang gate at pinapasok siya, iginiya siya nito papasok ng bahay. Kung humanga siya sa labas pa lang ng bahay ay mas higit siyang napamangha sa loob nito. The house has the touch of class, walang bagay sa loob nito na hindi mamahalin. Pagpasok ay mapapansin na ang grand staircase na hugis pamaypay patungong second floor. Sa gitna ng malawak na sala ay isang engranding chandelier sa itaas. "Ako nga pala si Nana Intang, katiwala ako dito, hintayin mo na lang si Sir, pababa na yon, tatawagan ko sa intercom." Bago pa siya makasagot ay tumalikod na ito. Ibinaling niya ang tingin sa mga paintings na nakasabit sa dingding.
Most of them are abstract. She is not an art connoisseur but she can say, na parang ang lungkot ng mga paintings na nakasabit. She was about to walk closer to the paintings, nang isang tikim mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya sa paghakbang, marahan niya itong nilingon. Nagulat lang, nakatayo ito ilang hakbang bago makababa ng tuluyan sa hagdan, ay ang lalaking ipinakilala sa kanya ni Mr. Edward Mantilabano sa kaarawan ng anak nitong si Eric. We meet again Chantel Ilustre. Malalim na boses nitong pahayag na may diin sa pagkakabanggit sa pangalan niya. Dahan-dahan ang ginawang pagbaba ni Hector, as if taking his time para makalakad palapit sa kanya. What is he doing here? Does it mean na siya ang bago niyang? No need to ask, sa anyo nito ay hindi katakatakang ito ang bagong pasyente na kailangan niyang alagaan. His forehead was swathed in bandages and also he has a bandaged left hand, halos paika din ang ginawa nitong paglakad. He stopped few steps away from her and looked at her intently. I am glad na tinanggap mo ang offer ni Tito Edward, bungad nito sa kanya sa seryosong tinig. Hindi ko alam na ikaw ang tinutukoy niya, tura niya dito. Tinanong ko sa kanya na huwag sabihin sayo, naguluhan siya sa sinabi nito, but why? He twisted his lips upward at hindi sinagot ang tanong niya, so you have signed the contract which means you agreed with it, it is more of a statement than a question, at parang nahimigan pa niya ang panunuya sa tono nito. Dahil hiniling ni Tito Edward na, anymore, sarkastikong sabi niya, hindi niya ma-worry kung bakit ganito ito makipag-usap sa kanya, is he always like this? Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy ito, are you always that close to old men? Siya ang pasyente ko at nagmamalasakit ako, sa muli ay pinutol nito ang sasabihin niya, at doon mo sila naaakit, hindi ba? Nanlaki ang mga mata niya sa nais ipahiwatig nito, what did you mean by that, are you thinking that, hindi niya matuloy-tuloy ang nais sabihin, si Sir Eric kailanman ay hindi ako pinag-isipan ng ganyan. Because I know you better than he does, mariin itong sabi. Kilala mo ako, talaga sir, noong kaarawan lang ni Sir Eric tayo nagkita, and that meeting did not give you the right to insult me, nangangalaiti niyang pahayag dito. Kalmenteng na upo ito sa pang-isahang sofa, nakita niya ng paika itong lumapit sa sofa, at muntik niya na itong lapitan para daluhan but she held herself, he insulted her. I forgot to formally introduce myself to you, sabi niya, I am Hector, Hector Tesoro, nice to see you again, Chantel Ilustre. Kalimutan, iisang tao lang ang kilala niya na may ganoong apelido, and what is his connection to Don Emilio Tesoro? Oh, nakalimutan, does it sound familiar to you, he said mockingly. Oh, I don't need to ask, you have not forgotten my father, right, in fact, naalala mo siyang dalawin noong isang araw. Anak ka ni Don Emilio, gulat niyang tanong, exactly, yung lalaking nakarelasyon mo. Pinagmasdan ni Hector ang reaksyon ng mukha ng kaharap, he saw puzzlement on her beautiful face. Had a relationship, what are you talking about? Stop pretending Chantel, you were my father's mistress, weren't you? Tanong niya sa galit na tono. Tumayo siya muli mula sa pagkakaupo at tinungo ang minibar na nasa tagilirang bahagi ng bahay. After how many months, I finally met you, he said angrily habang sinasalina ng alak ang kopeta. Mistress, narinig niyang sambit nito, naglakad ito palapit sa kanya sa may minibar, you are thinking that Don Emilio and I had a relationship, that is bullshit. I never thought that your sensual lips could speak such word. Wika niya bago lumagok sa kopeta, tinitigan niya ito habang umiinom. Then, but what do I expect to the likes of you, it suits you anyway. What made you think that I was your father's mistress, Mr. Tesoro? Napansin niyang pilit nitong pinakakalma ang sarili, pilit nitong itinatago ang galit sa magandang mukha. Months ago nang pumunta ka sa Tesoro Company, pouring your heart out sa pagkawala ni Papa, now tell me, bakit ganoon ang reaksyon mo kung wala kang relasyon sa ama ko? Kumunat ang noo nito, as if trying to remember what he said. Maya-maya ay bumakas sa mukha nito ang pagkagulat, that, dahil doon iniisip niyo na, hindi nito may tuloy ang nais sabihin, instead, she laughed almost hysterically. Nagdikit ang mga kilay ni Hector sa inasal nito, maya-maya ay muli itong nagseryoso. So you have established your first impression to me just because of that incident. Dahil hindi mo alam ang naging resulta niyon sa amin, pasigaw niyang sabi, and regret it afterwards dahil kumirat ang sugat niya sa noo dahil sa pagsigaw na ginawa. Akma siyang lalapitan nito nang mapuna ang pagdaing niya sa sakit. Huwag, Anya. Napahinto ito sa paghakbang. Tinitigan siya nito sa kanagbuntong hininga bago nagsalita.
Look, Mr. Tesoro, there is a misunderstanding here. Wala akong relasyon sa ama mo. Ibinagsak niya ang kapito ng alak sa counter ng minibar. He walked towards the stairs to go to his room. Nakalampas na siya ng lakad dito nang mainto sa paghakbang nang muli itong magsalita. Bakit mo ako tinanggap? Nahimigan niya ang galit na pilit itinatago sa boses nito. Nararamdaman kong hindi ako welcome sa iyo, so why? I have never been insulted like this, Mr. Tesoro. Kung ganoon lang din ang tingin mo sa akin ay hindi ko matatanggap ang trabahong ito. Nilingon niya si Chantel and looked at her intently. Nakalimutan mo na ba na pumirma ka sa kontrata? Natameme ito. It is void. Really? How about the 15,000? Alam kong sanay kang tumanggap ng pera mula sa papa. But you won't get my money for free, lady. Sarkastikong sabi ni Hector bago tuluyang talikuran si Chantel at pumanhik sa sariling silid. Pabaling-baling ang ginawang paghiga ni Chantel sa kama. After that conversation with Hector Tesoro ay sinamahan na siya ni Nana Int ang sa silid na laan para sa kanya. The room was huge, as well as the bed. Kulay pink ang wallpaper nito. May night table sa gilid ng kama. Mayroong built-in cabinet kung saan inilagay niya ang kanyang iilang damit na dala. May sarili na ring banyo na kompleto ng hygiene products ang silid. Sa ibang pagkakataon ay mahimbing siyang makakatulog sa ganoong silid. But not tonight. Gumugulo sa isipan niya ang takbo ng usapan nila ni Hector Tesoro kanina. Iniisip niya na siya ang may bahay ni Don Emilio. Seryoso, at bumabagabag sa kanya ay ang sinabi nitong tumatanggap siya ng pera mula sa ama nito. Ang pagpapaaral ba sa kanya ang tinutukoy nito? At ang pagpapagamot sa nanay niya? But if given a chance, she won't accept the job anymore, kung ang kapalit ay ang pang-iinsulto nito. But she couldn't. She has signed that contract. And being a tesoro, alam niyang pinatrabaho nito ang legalidad ng kontrata iyon. Napabuntong hininga si Chantel. Hindi niya nanamalayan kung paano siya nakatulog ng gabing iyon, kakaisip kung paano niya pakikiharap.